Okay. Yeah. So kailangan mo bantayan si Chuck na dito. Ngayon for the side of Aura naman, nakuha nila yung mga ano nila, comfort picks nila. Mm-hmm. And this game, isa lang nakikita ko, isa lang nababasa ko sa draft midnight. Ano? It's all about comfort para dito sa ating mga players. Yeah, definitely. The other choice for Execration here would have been Akai. But the thing is, the Kufra is on the other side. So malaking problema din yun if they ever go that route. But what the Grok gives them is the ability to make frustrate. To make frustrate, no? Panggulo kay Execration. So it's, kay Aura Page. So it's something that Lord Hades needs to look at. Alam ko, ang tamang word is annoy eh. Annoy. Eh, gusto ko make frustrate. So, gusto ko nyo, pare. Wow. Pare. Gusto ko nyo, pare. Right now, as you can see, KelVJ starting onto the mid lane. And si Lord Hades naman, pumunta siya doon agad sa may purple buff. Yeah. Now, what's the difference between these two setups? Now, the difference between these two lineups is that out of PH, they need a lot of time for them to actually get online. While on the side of Execration, sila naman yung nagdi-dictate ng momentum. This is a jungle Benedetta, a jungler that actually makes a lot of moves in the early game, as we just saw right now. Wala pang ano, wala pang 1 minute na nag-i-infeed na si KelVJ. Mm-hmm. Ito na ang sinasabi natin, kung Claude yung pinalagay nila doon sa may middle lane or sa jungle, hindi magiging possible yung mga ganong planes. And because sturdy at maganda ang kanilang skirmish potential into the early game, nagawa nila yon. Yeah. And andito na naman si Chaknu. Grabe. Pinadiran. Oy. Pinadiran ni Chaknu para mabawasan niya si Lord Hades. Makukuha ni Lord Hades yung purple, yung orange buff with the retribution, but that is with a lot of cost. Yung HP niya patay na rin yung retribution. It was burned. Mm-hmm. Lord Hades napilitan umuwi and hindi nagagamit to the maximum potential dito yung buff. Ah. Yep. Kasi tatandaan natin may duration din yan. Mm-hmm. Ngayon, it takes time para makauwi ka sa base mo sa recall, and it takes time din para makabalik ka. Although mas mabilis si Lord Hades, mas trip mo na palo ka na lang ng palo. Yeah, kasi you're getting delayed. You need a lot of levels on the link. Renzio, being in a 1v2 situation on the top lane, okay lang yan, it's a pakito. Pero ang kailangan natin tignan dito, Bates, is yung bilis ng rotation ni Benedetta. Ay, nako, tinamaan ng pana! JP goes down! Wow, Killwash! Wala siyang magagawa doon sa panahon na yon. Yep. Walang pantakas at that time si JP, and hindi rin kasi naging enough yung HP niya to use the flicker out. Pero even though walang takas eh. Wow! Nakita mo ba yun? Sinidestep. Black A to max connection. Oh, grabe naman to Execration. Larong-laro ang Execration. Now they set their eyes onto the next objective, which is the turtle, and the trade will be the purple buff of Ling. Pero okay lang yan as long as Execration, they're the ones dictating the objective. Uy! On the map. Nahuli si Kayla ka dito and nabantayan siya. Wala nang BMI, pero Benny Cutie and Grid. Medyo nag-ano sila din ha. Nag-hesitate sila na pasukin si Kelra. Actually, nagpalit ng base. Sabi ni Kelra dito ako. Kasi pababa sila eh. Akala ng Aura pababa yung Claude. Pero nag-BMI palayo. Pero okay lang. They're still able to secure the kill here onto the Claude. But again, the main problem here is the presence of the Benedetta. Tingnan mo ba ito? Ang aga. Nag-i-invade. Ayaw na niya sa jungle niya. Okay, so ngayon, napapansin nyo, yung level factor netong dalawang jungle na to, pero mamaya na nag-usapan yan. Look at that connection, Grid goes down, eto Max nagwawala, dash out, dalawang beses yon. Now, bakit nagiging importante tignan natin yung levels ngayon ni KelVJ at ni Lord Hades? Level 4 si Lord Hades dito, kakuha nyo pala yung Tempest of Blades, meron ng flash potential. Yep. Si KelVJ naman at level 6. So that only means mas mataas yung retribution, mas maganda yung retribution damage. Yep. Na pwede ma-secure ni KelVJ as compared kay Lord Hades. Yep, in theory, Execration should always get the buffs here or the objectives for their side kasi si KelVJ, it's a Benedetta versus Ling. And naturally, it outmatches the damage output of the Ling. Benny Cutie on the bottom lane, delikado pwesto na harangan! Grabe yung ginawa ni Benny Cutie dun! Nag-iikot-ikot siya. Hindi niya pinaano. Hindi niya pinaalam kung saan siya pupunta. Ginulo niya muna lahat ng members ng EXE. Saan ka ba talaga pupunta? Nabaliw sila, Kuya Butters eh. Pero ito, Execration, ang nakakabaliw. 2,000 gold lead is in the hands of Execration. And again, this is a lineup that moves faster and scales well into the late game as well dahil meron pa silang Claude. Nakuha na ni Lord Hades yung kanyang purple buff niya. Pero Chaknu, binibwisit niya na talaga si Ling. Nasa pader na. Kuya Butters, winile charge pa para mabawasan yung HP. Bakit costly yung nangyaring yon for the side of Lord Hades? Napilitan siya gamitin yung retribution niya dun sa purple. Ang nangyari, yung turtle ngayon, 5 seconds na lang, yung retry niya, nasa 16 Oy! seconds. Fine, look at that! Grid, nahuli! Tutumba siya! Oh, JP! What?
Yung mga tanks natin dito gumagawa ng sariling pangarap. Grabe. Kung si Chakdo nagpakita nung game 2, this time around, game 3, si JP naman daw. KLBJ was prevented from using the electrified blow kasi nakapag-setup si JP. Napakaganda nung gamit nila ng harang doon. Pero ang ganda ring sagot. Grabe si Chakdo. Gumagawa ng sariling pangarap nandoon sa may baba, may turtle na mababa na yung buhay. And KLBJ, this is his for the taking at mukhang magpupush pa ng turret sa baba yung execution dito. Grabe, yung mga tanks natin for both of these teams, they really are stepping up. JP giving Aura a chance to fight head-on in the middle lane, pero sabi ni Chakno, iba ang aking plano. Si Lord Hades ang aking tinitignan. Execration, nag-rally sila dito. This is a 4K gold lead, 3.5K gold lead. Mm-hmm. If my math is correct, quick maths, tinapong ko lang yan. Oo, oh, sakto, 3.4. Oh, galing waters. Ayos yun. Ngayon, nagulat ako, tumama ako sa mata. Hanggang ngayon, tama sagot mo. Napakalupit mo. Oo nga, napakalupit ko. Pero, eto ah, tingnan natin yung mapa ngayon kung paano sila gumagalaw. Yung execution, kung napapansin nyo, nasa may kitna sila. While si Chakno, nandito siya sa same place as that purple buff. KLBJ nahuli, hindi nagmamatter. As he will actually just survive. Yeah, no, alam mo, makakuha pa din ng kill. Alam mo, yung moves kasi ng Aura PH dito, naka-based kay Ling, no? Yung capability ni Lord Hades to fight. So, ang ginagawa ng execution, ginugulo lang ni Chakno yung Ling habang nagumagawa sila ng sarili nilang plano. Kumbaga may dalawang plano yung execration pero nagbe-blend yung dalawang plano nila. Mm-hmm. And titingnan mo yung damage, yung gamit, hindi damage, yung gamit dito ni Benedetta. Papunta siya sa Bloodlust Axe. And okay lang na kumuha siya ng Bloodlust Axe ngayon. Yep. Kasi alam niya na ang laki ng kalamangan nila and sabihin natin mag-Bloodlust Axe siya dito. Yung damage output na pwede gawin ng Krak at ni Etomax, napakataas din. Yes. Na baka hindi niya nakailanganin yung extra damage yes. item na yun. Ang kailangan niya rito is to sustain the fights kasi napakaraming damage na pwedeng lumabas from execration. So I think it's the right call. Hindi siya nag-double down. Chakno! Oh my goodness, sino nakakuha? I think it's KLBJ. Naku po, wala na namang purple buff. Si Lord Hades, tag-gutom yung Ling, Kuya Butters. And if you're a Ling specialist, alam na alam mo din kung ano yung mga bagay na makakapag-annoy at makakapag-disrupt sa isang Ling. So ito yung pinapakita ngayon ng side ng execution. Lahat ng mga bagay na ayaw nilang makuha ng Ling, hindi nila binibigay. Yep, kinukuha lang nila. Kelra! My goodness, with the Blazing Dew with full damage, yung tinangke ni Alice and that results into objective. Very nice control of the tower area here by Execration. Execration, naaamoy na nila yung posibilidad na pwede mangyari pag napanalo nila tong game na to. Woo! And ML na ML si Kuya Chakno. JP binatuhan ng payong pero para siya protektahan. Green oh my will go down the process. Siya na lang yung tumulong, siya pa yung nadamay. KLBJ, nakita niya si Ling, tumatawid. Sabi niya, pre, may bahala pag purple buff. Pero wala pa. Kamaya pa yung purple buff. And this is interesting, quite interesting for the side of Execration. They might just win through this certain tempo na sinet nila ngayon, Midnight. Yep, alam mo, wala nang pressure sa side ng Execration. All they need is to execute the plan. And the plan is to win, Kuya Butters Renzio. Hindi inahayaang makaalis si Benny Cutie. And this will be a free kill for Execration. Nahuli na si Benny Cutie. Benny Cutie, na-shutdown siya ng todo. Kilowash, nakikipaglaban kay Kelra. And Kelra ng BMI. Yun lang. hindi lumusot dun sa kabila eh. Oo, okay. Nauntog yung ano, nauntog si Dexter. Pero, in theory, makakatakas dapat siya. Yeah. But just because of a miscalculation doon sa may distance, talagang hindi na nakalusot si Renzio. Grabe yung sustain! Sapak, sabi niya, kanina nung bakat sa ko, pinagpapatay niyo ako, eto na ako, the people's champion, inaprakat lahat. Oo, praktisado, skill wash, nauntog dito sa pader, pana, hindi na tama. Pero, Kuya Butters, si KLBJ, tignan mo, nagnanakaw yung hari. Alam mo, si KLBJ. Baka pwede siyang tawagin the king of the jungle. Oo, pwede, no? Si Tarzan na siya. Pwede. Sabi niya, kayamanan ko to eh. Si Tarzan na yan, hindi na si KLBJ yan. Mamaya sisigaw na yan. Si Tarzan na yan. Oh, pero, going back into the game, 10-3 ang score natin, 7K gold lead. Well, 6.3. Hindi, ano? 6.2. Oh, 6.2. Nice. Oh, 6.2K. Nice. Quick math. Oh, yan. Hindi, 5.2 yan. 5.2. 5.2 ba yan? Oh, 5.2. Oh, kaya nga ako nag-caster eh. But still, remember, Chakno, nahayakap niya yung mga tao dito. Green, makakatakas. Pero yung crack block
ay hindi. Oh, grabe naman. Makakapagpigil. Grabe naman yun. Pero grabe yung... The Red Sea. The Great Divide. The Great Divide. Kumbaga, dumaan. Umangat yung tubig. Nung dumaan yung pana, walang gusto matamaan. Si Eto Max pala siya, ano yun, si Moses. Nag-iwalin. Naku po, eto na mga kaibigan. This is Aura PH not contesting the Lord, and malaking bagay ang sinasabi nito. Quilawash, Kotokant Inferno won't be able to save him, at laging nalalagay yung Aura PH sa ganitong klaseng lugar na may napipitas yung mga side laner yep. nila, at dahil nga hindi makagalaw si Benny at hindi makagalaw si Quilawash, yung pressure kay Lord Hades, hindi nila mapahupa. Yeah, and Quilawash, he is doing his best no, to make sure that Execration focuses on himself. Kahit mamamatay na siya, ang kailangan nila dito is extra space. Pero extra space hindi binibigay ng Execration. Kuya Batis, nasa purple buff na naman sila. Wala. Timing is perfect for the side of Execration. Who knew na yung pinaka-strength na pinakita ng Aura PH all throughout Season 7 magagamit against sa kanila ngayong game na to. Sa pinaka-last game nila sa regular season ng Season 7. Grabe, Execration. They're making a statement here. Chakdo nahuli dito pero lumakbo pa siya with the wild charge! Oh my goodness! Kuya Chakdo, dinaanan lahat ang bumunggo! Kiba! Eto Max, sinubukan niya pang secure yung kill doon, but that wouldn't really matter as makukuha na ni Chakdo mismo. Benny Cutie, nahuli si Eto Max pero hindi enough yung damage output. At doon sa may pinakalikod, si Rencho, galit na. KBJ going in, one more hit, and that Eto is Max? Going to be, that is going to be a wipe para sa side ng Execration. Ang ganda ng pinakita dito ng side ng Aura, but still, Execration, one step ahead. 17-4 ang kill score Butters, and Execration, they're just completely dismantling Aura PH at the moment. Quilawash will try his best to clear the minion wave. The damage, is it gonna be enough? And eto, handa ko po, yung moment of victory, lumabas na, pero wala pang kasagadaan, ladies and gentlemen. Oh my goodness! Curveball, another curveball, ladies and gentlemen. Nakikita nyo ang Execration. Laban na laban. Practice lang, practice lang. Practice lang daw sabi ng Aura. Next round, practice next lang, round. Practice lang, practice lang. Easy lang, easy lang. Sabi nila dito, next time around, sabihin yung camera na yan. KLBJ na, habuli Benny Cutie. Oh my... Wow! This game! This game, 100%! Sobrang slobber knocker nito! Oh. Midnight! Nakuha ni Chakdo yung purple buff! Ay, hindi, teka. Asan yung purple buff? Asan yung purple buff? Nakuha ni Chakdo na ito! Ah, hindi, na-retry. Nakuha ni Chakdo na sa ilan! Ayun, naki-lordy! Ayun, sige. Ano yan? Skin na yan? Oh, hindi, nakita na natin. Hindi nakita yung kukontest. Yung skin na yan. Oy, pero ito, nakakabawi na si Lord Hades. Kahit medyo mababa pa yung pera niya, meron na siyang Demon Hunter Sword. This is crucial for him kasi kahit pagano kataas yung HPs ng Execration, there's still gonna be damage out of the tank here of the Link. Pero ang next na kailangan consider dito ng Execration Butters is yung presence ni Benny Cutie. Mm-hmm. Execration, Aura, eto na ang push na hinahanap ng Exe. Kung ma-setup man nila to at matapos nila to, makakuha sila ng 2 points. Arrow, tatama kay JP. Hindi yun yung perfect target. At okay lang yun for the side of Execration. Marami silang trial niyan. Si Hades na ipit dito sa gitna ng tatlong membro ng Execration, pero makakatakas siya with the Finch Voice. Grabe. Pinapahirapan talaga nila si Lord Hades. The Ling is not really at any good spot right now, Butters. Hindi siya makapaglaro ng Mobile Legends. Oh my goodness. Execration. This is probably their best showing. Yeah, I agree. Dito sa MPL. And ang ganda ng pacing ng laro nila, ang ganda ng pinapakita nila in terms of just controlling yung mapa. And this is the kind of aggression na gusto ng mga fans na makita from Execration papasok ng playoffs. Yeah, ooh, Kelra, jumping in! Kelra, na-take down si Creed, JP dito, nasa may gitna, kinokontrol nila si Kelra, pero Kelra, will he get away? Surprised! Benny Cutie, trying to survive! Kelra doon, nandun na BMI, Quilawash will get the kill. But eto Max and the others, kinokontrol na lang siya dito. Ayaw na siyang paalisin. Oh, Quilawash! At andito na si KLBJ, andito na si Renjo. Oh my goodness! Former teammates niya ang magtutumba sa kanya. Lord Hades, the last man standing.
And sa pinakadulo, siya pa ang matatakaan ng pana, and that is going to be it. Hindi practice yung kanina. Ito talaga dapat yung mangyayari. Grabe yung pinakita sa atin ng Execration, Order and Chaos combined. Systematic approach kapag may purple buff si Ling. Dun tayo! And this winning moment is brought to you by Master. Nagtatatalon ang side ng Execration. And this might